Hello mga kakusina, ganito ba palagi ang resulta ng kutsinta mo? May butas sa gitna o di naman kaya ay basa ang ibabaw? Pwes, panoorin mo ang video na to para mag-perfect mo na sa susunod. Mag-start na tayo, ilagay na natin ang 1 cup all-purpose flour, 1 cup cassava starch, brown sugar. So dito sa sugar, pwede nyo naman itong i-adjust, depende sa gusto nyong tamis. Haluin natin ng mabuti. So, kailangan mapag-combine nyo talaga ang all-purpose flour at saka cassava starch para kapag nilagyan na siya ng water mamaya, hindi ganun karami yung lumps niya or yung buo-buo. Kapag nahalo nyo na ng mabuti, ilagay na natin ang 3 cups water. I-share ko lang sa inyo ang gamit kong lihiya. Ayan, Mr. Brown Lihiya. For me, the best ang brand na to kasi maganda ang pagkakabuo ng kutsinta dito. Based lang sa experience ko kasi nagtry ako ng ibang brand ng lihiya, hindi ko nagustuhan yung outcome actually. Kaya nagstay na ako dito sa Mr. Brown. Oo nga pala, kapag maglalagay kayo ng lihiya, huwag nyong sasobrahan kasi nakakatigas yon sa kutsinta. Dapat sakto lang ang ilalagay nyong sukat para sa kutsinta. So ayan, maglagay na tayo ng lihiya. 1 teaspoon lang lagi ang nilalagay ko sa kutsinta kada 3 cups ng water. Haluin lang natin ng mabuti. Kapag nahalo na natin ng mabuti, pwede na tayo maglagay ng orange food coloring. Ayan, kung gusto nyong gumamit ng achuete, pwede din. Pero ako kasi ito yung available sa akin. So tansyahin nyo na lang yung kulay kung gaano katingkad yung gusto nyo. After natin malagyan ng kulay, salain naman natin to. Salain lang natin to ng isang beses para smooth ang ating kutsinta. Ayan, pwede na itong i-steam. Mag-i-steam na tayo, make sure napapahiran natin lahat ng puto molders ng konting oil para kapag naluto na ang kutsinta, hindi mahirap tanggalin. Ayan, lightly grease lang dapat, huwag niyong dadamihan ng oil. At take note, tuwing magsasalang na kayo ng kutsinta mixture, hahaluin niyo palagi ang mixture niyo kasi kapag nakatenga siya ng matagal, bumababa ang mga harina, kaya kailangan mo siyang haluin ulit. After niyong mahalo, pwede na itong ibuhos sa puto molders. So ayan, depende na sa inyo kung gaano kakapal ang gusto niyo. Ayan, pwede na natin itong i-steam. Pag mag-i-steam na tayo, siguraduhin natin na napakulo na natin yung tubig sa steamer. Pag isasalang na natin ang kutsinta, hihinaan natin ng konti ang apoy. And then, isalang na kaagad natin ang kutsinta mixture. Takpan na natin. Isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng butas sa gitna ang kutsinta ay dahil masyadong malakas ang apoy. So, dapat medium heat lang. At i-steam natin to ng 40 to 50 minutes. Yes, ganyan po ako katagal mag-steam ng kutsinta para maligat ang texture niya. So, habang hinihintay natin tong maluto, i-share ko lang sa inyo saglit ang mga pa-order ko nito online. Sobrang mabenta talaga to sa akin, lalong-lalo na yung black kutsinta. After 50 minutes, i-check na natin ang kutsinta. So ayan, madalas kahit luto na yung kutsinta pero yung ibabaw niya is basa pa. Ang gagawin natin para matuyo yan ay tanggalin natin ang takip ng steamer, hayaan lang natin siyang naka-open, tapos lakasan natin ang apoy para mas maraming usok sa steamer ang lumabas. Kasi yung usok na yon ay yun ang magpapatuyo sa ibabaw ng kutsinta. After 5 to 10 minutes, eto na ang ating kutsinta. Ayan, pakita ko sa inyo na natutuyo talaga siya sa usok. Ayan, hindi na siya basa, diba? So, ganun lang po ang technique para matuyo yung ibabaw ng kutsinta. So, pwede na itong hanguin. Patayin na natin ang apoy. May isi-share pa ako sa inyong tip, mga kakusina. Kung gusto nyo maging shiny ang inyong kutsinta, itutok nyo lang sa electric pan ang mga kutsinta habang pinapalamig nyo. Nakakadagdag shiny po yun sa kutsinta. At eto na ang ating finished product ng ating kutsinta. Ayan no, as you can see, ang ganda no. At mas nakakatakam siya kapag nilagyan mo siya ng grated cheese. Di ba? Sarap tignan. So, eto nga pala yung pinalamig natin sa electric fan. Ayan, di ba ang shiny niya? Teka lang, tanggalin natin. Ayan no. Ang ligat niya, di ba?
masarap. Mas masarap to kung merong dulce de leche. Yung sausawan na parang yema. Sarap nun. Kaya hindi kasi ako nakagawa. Minadali ko lang tong vlog. So ayan mga kakusina, sana ay nagkaroon po ulit kayo ng mga idea. Thank you po ulit sa panonood at pakishare na rin po ulit ng video. Thank you!